si Francisco Balagtas. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baltazar na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang noong Abril 2, 1788 kina Juana de la Cruz at Juan Baltazar sa Barrio Panginay, Bigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa kung saan pinag-aralan niya ang mga pananalangin at katekismo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Maynila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Koleyo de San Jose. Noong 1812, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz na isang bantog sa Tondo poet ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Hinamon ni Jose de la Cruz si Balagtas upang mapabuti ang kanyang pagsusulat, at noong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang nyusa na si Maria Asuncion Rivera nang lumipat siya sa Pandakan. Nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Si Balagtas ay pinabilanggo ni Mariano Capule, isang may impluensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan noong 1838 at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa Balanga, Bataan noong 1840, at pagkatapos ng 16 na taon ay naging Lieutenant Major at punong tagasalin ng hukuman. 2 taon matapos niyang makilala si Juana Tiambeng ng Orion, Bataan, sila ay nagpakasal noong Hulyo 22, 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1849, inutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelyidong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltazar. Si Balagtas ay nabilanggo sa 2 pagkakataon noong 1856 nang ipahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tula.
namatay si Balagtas noong Pebrero 20, 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanilang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahahalagan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang extemporanyong taludtod ay pinangalan sa kanya ang Balagtasan. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Maynila. At ito ang kwento ng buhay ni Francisco Balagtas. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.